Trixie, oh. Sa'yo. Loko naman ang reaksyon nito. Pangit ba? Di naman, pero iba. Anong iba? It's not you. Hindi mo image yan. Justin! Oh my gosh, you really don't know anything about fashion. Alam mo, baka hindi ka naman ako ng votes niya sa student council. So what's that supposed to mean? Ganyan ako manamit. So hindi ako makakuha ng votes? Matatalo ko sa elections, gano'n? That's not what I meant. Hindi naman yun ang image ni Joanna eh. It's not the Joanna that people know and love. Saan ka galing? Sabi ko, saan ka galing? Sa abogado ko. Tinawagan ko yung abogado mo at sabi niya, kanina pa rin natapos ang meeting niya. Naman ako sa bahay. I wanted to see Trixie. Eh, hindi ka ba talaga nag-iisip? Gusto mo talaga mabulilya sa lahat ang plano ko? Plano? Ano bang plano mo? Ang makuha ko si Trixie? O ang makuha ang lahat ng pera ni Alfonso? Akala mo hindi ko alam? 10 milyon na lang ang pera natin sa bangko. Nilustay mo lahat! Manda ako sa pananalita mo. Nilustay? Nilustay ko kanino. Biniyaran ko ang manggunggong na yun para mapabilis ang paglabas mo. Bumili ako ng condo para mapalapit sa mga kaaway mo. Ginagawa akong lahat para sa'yo. Ngayon ko question mo kung anong motibo. Ha? I was just anxious. Ba? Nandito ako sa... Hello? Trixie? Hello? Hello, Jay? Ay, patay ka na, lobat pa. Mang Rudy, punta tayo kanila, Joanna. Idataan ko lang yung mga gamit. Sige po, ma'am.
Bebe! Oh! Ano nangyari? Ba't parang gloomy ka? Umaayon ka sa weather? Maulan-ulan? Kagabi, mainit ang ulo mo. Ngayon naman, makapungkutan ng peg. What happened? Si Michelle kasi, kasagutan kami kagabi. Normal lang naman sa magkakapamilya yung nag-aaway, di nagkakasundo. Pero, dadalawa ng halang kayo, tapos hindi pa kayo okay? Huwag nang patagalin yan. Tsaka kilala kita. Hindi mo matitiis si Michelle. Love-love mo yan eh. Hindi ka nga nag-asawa para lang alagaan siya tsaka yung anak niya, tapos mangyayari pa to. Unawain mo na lang. And since ikaw din naman yung nakakatanda, baka na lang. Bakit? Ano bang pinag-awayan niyo? Ano nga pala ako uuwi ng ganito yung suot ko? Hindi ka kasi makakapag-bike ng ganyan ang suot mo. Alam ko. Atid na kita. Sa kabila kita. Hindi, okay lang. Ah, tingnan mo ah. Tingnan mo. Kaya ko to. Huwag ka na kasing makulit. Atid na kita. Hindi, ganito na lang ha. Iiwan ko to, mag-commute ako tapos babalikan ko na lang si Ernesto. Sino si Ernesto? Ito, yung bike ko. May pangalan yung bike mo? Siyempre naman, no. Lagi ko itong kasama, kaya bibigyan ko ng pangalan talaga. Okay, fine. Sumama na kayo ni Ernesto sa akin. At huwag ka na makulit. Sige. Tira. Alam mo, bakit di mo sila labanan ng anak nito? So doon ang makuha mo yung kalahati ng yaman nila. Makakontento ba ako sa kalahati nila? Teka, ano bang ibig mo sabihin? Kapag nagpakasal si Alfonso at saka si Michelle, makukuha pa ni Michelle ang dapat na share para sa anak ko. Ba gusto mo mangyari? Gusto ko. Siyang makuha. Ayoko magkahapit si Trixie. Ano pwede mangyari kung hindi ka mag-file ang lahat? Papakasal sila. Ibigayin mo sa kanila yan. Di ba mas masakit kapag akala mo nakuha mo na ang gusto mo pagkatapos babawiin sa'yo lahat sa huli? Hindi ko maintindihan eh. Magpapakasal sila. Pero sisiguraduhin kong null and void ang kasal nila. Katulad ng ginawa ni Alfonso sa kasal namin. Wala pa si Joanna dito eh. Tinatawagan ko po siya kanina pero hindi po siya sumasagot. Naiwan niyo yung mga gamit sa kotse ko. Gusto mo na magmerienda sa taas habang inaantay siya? Hindi na ho. Baka sabi na lang ho na dumaan ako. Sige. Hi, Trixie. Uy, Trixie, anong ginagawa mo dito? Actually, better question is, what are you doing in Justin's car? Inadid ko lang siya.
Hindi kasi siya makapagbayad dun sa sapatos na binigay mo. Tsaka, di ba di ko na ko yung gamit ko sa'yo? Sige, yun na ako. Thank you, Justin, ha. Bye. Ay, Joanna, yung bike mo nga pala. Ay! Dito na lang po. Salamat po, kuya. Ingat, ha. Sige, ho. Thank you, Justin. Kuya, salamat po, ha. I thought I was doing you a favor by returning your stuff. And then this is what you do behind my back. Hindi, Trixie. Wala naman akong balak na I was very clear about being territorial. Mahirap pa talagang intindihin yun? Trixie, I guess you just don't qualify for being my friend after all. Trixie, ano ka ba? Mali naman yung intindi mo eh. Wala naman ho akong masamang intention, Uncle. Saka wala naman ho mali siya yung pagkakaibigan ko kay Justin. Alam mo, iyaan mo na yung Trixie na yan. Basta ikaw, malinis ang konsensya mo, ha? Eh, Uncle, ayoko kasi nang pinag-iisipan ako ng ganun eh. Pa naman ayaw na ayoko yung pinagsisinungalingan ako. Hate na hate ko yun. Tapos yun yung isipin ni Trixie sa akin. Alam mo, Joanna, kaya naman nagsisikreto ang isang tao para hindi niya masaktan yung taong mahal niya. Basta ako, Uncle, di ako nagsisikreto, no? Alam mo ba na mahal na mahal ka namin ng nanay mo? Tamo tong batang to, pinagtawanan ako. Kasi, Uncle, saan naman ho galing yun? Wala. Masama bang magpasakali para sabihin, I love you? Labo talaga ito ni Uncle. Love you too. Buong buhay ko, kayo naging basehan ng mga desisyon ko. Ang lahat ng ginagawa ko, para sa kabutihan niyo. Bakit ngayon binabagabag ako? Para sa kabutihan niyo ba ang ginagawa kong ito? O para sa sarili ko? Dahil ayokong magalit sa akin si Joanna. At ayokong makuha ni Alfonso ang pamilyang pinaghirapan ko. Stay away from me. Trixie, wala naman kasi talaga yun eh. You lied to me! Joanna, I thought I could actually trust you. But you're just like them. You can all go to hell for all I care. Pasensya po, hindi naman kayo tinamaan. Still! I lost my balance! Sorry po. Trixie, okay ka lang ba? Ano? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita yung nangyari sa akin? Pero hindi ka naman nasaktan, di ba? I can't even say that, Joanna! My leg hurts! Halika na, dadali na kita sa ospital! Sir, may appointment po ba kayo kay Mr. Alfonso? Wala eh. Sorry po, sir. Kailangan niyo po muna magpa-appointment bago niyo po makausap si Mr. Alfonso. Miss, kahit sandali lang naman. 30 minutes lang. Sabi ko kay Sheriff, makipag-usap sa R&D pa na. Joey, pwede ba tayo mag-usap? Hold mo muna yung next appointment ko. Okay po, sir. Excuse me po. Excuse us. Yeah.
Doon tayo sa opisina ko. Hindi na. Sandali lang naman ako. Gusto ko lang kasing malaman kung ano ba talagang balak mo sa kapatid ko. Joey. Mahal ko si Michelle. At mahalaga siya sa akin. Alam mo naman na ako na yung tumayong ama sa kanya at kay Joanna. At kung meron mang masamang mangyari sa kanya, masaktan siya at si Joanna. Gusto ko lang malaman na kaya kong pumatay. Hindi na muling masasaktan si Michelle. Bibigyan ko siya ng magandang buhay, Joey. Sila ni Joanna. Masaya at tahimik na buhay lang ang gusto nila. Yung si Michelle at si Joanna. Yun ay ibigay mo sa kanya. Masaya na ako. Pinapangako ko sa iyo yan. Salamat, Joey. Daan-daan po, ah! Hindi! Trixie, okay na lang! Trixie, sorry! Kuya, bililan po ninyo, halika na! Doc! Trixie, sorry! Joanna! Wili ka na po! Isan niyo po! Doc! Doc! Yung kaibigan ko! Nag-usap kami ni Alfonso. Kuya? Inaway mo? Nag-usap kami ng lalaki sa lalaki. Nagkaroon kami ng kasunduan. Na? Nakapag sinaktan ka niya, papatayin ko siya. Kuya naman! Alam mo naman kaya kong pumatay pagdating sa inyo ni Joanna, di ba? There's nothing wrong with you, Iha. Let's just wait for your dad. Doc, my leg hurts. Pero, Iha... It's your fault. You're gonna pay for this. I'm gonna make sure that you're gonna pay for this! Okay? What happened to you? Doc, is she okay? May hematoma malang siya sa tagiliran. But she's gonna be well. My dad, it really hurts. Doc, she's in pain. There's nothing wrong with her. I've seen all her tests. She's gonna be okay. Hate you. Hate you. Trixie. Trixie, sorry. Sir. I'll be back. Alam ko naman yun, Kuya, eh. Kaya nagpapasalamat naman kami sa protection pagmamahal na binibigay mo sa amin. Siguro, bago pa malaman ni Joanna ang tungkol sa kanyang ama, dapat muna malaman ni Alfonso na anak niya si Joanna. Sa palagay mo ba, Kuya, ito na yung tamang panahon para sabihin ko sa kanya? Sa tingin ko naman, di magtatagal. Yayain ka na nung magpakasal, eh. At okay ka naman doon, Kuya? Kung saka masaya at makakabuti para kay Joanna, saya na rin ako. Joanna. Sir? Ako, sir, pasensya na ho kayo, ah. Promise ko naman ho sa inyo, wala ho talaga akong ginawang masama kay Trixie. Alam ko. Gusto ko rin mag-sorry sa'yo kung ikaw ang sinisisi ni Trixie.
Alam ko naman na hindi mo kaya saktan ang anak ko eh. Okay na ho yun, sir. Pero sana ho kumaling na agad si Trixie. Salamat. Sige, wa mauna na ho ako, ha? Sige, mag-iingat ka, ha? Kayo din ho. I have the discharge order. We can go. Bakit mo siya hinabol, Dad? Siya yung may kasalanan kung bakit ako na-aksidente. Trixie. Eh, bakit parang siya pa yung kinakampihan mo? Sino ba sa amin yung anak mo? Sino ba sa amin yung nasaktan? Let's go. Let's go home. Sisisi ako, Nay. Sana di na lang pumaya magpahatid kay Justin. Sana hindi ko na lang kinuha yung mga sapatos tsaka mga damit na binigay ni Trixie sa akin. Sana hindi siya na-aksidente. Sana magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Nak, umparusahan ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman ginustong mangyari. Ewan ko ba, Nay? Bakit parang sobrang komplikado niyang maging kaibigan? Kung sa tingin niya masama akong tao, siguro nga dapat di ko nang ipilit yung sarili ko sa kanya. Di ba pamilyar sa iyo nangyayari? Parang naulit lang yung nangyari sa inyo ni Katrina.